subscribe to our channel, and enable notification to get updates. So, narito po tayo ngayon upang mag-unbox ng drone. So, hello guys! Ready na ba kayo? Ang i-unbox po natin ng drone ay ito po. Ayan. So, ito po ay isang GPS drone na kasing laki po ng Spark, DJI Spark. So, pares lang po sila ng laki. Kaya maganda po siya, pang travel-travel. So, ito po. I-unbox na po natin. Ayan. Okay. So, ito po. Yun. So, makikita nyo po. Ayan. So, pinili ko pong kulay ay color orange. So, para po sa mga buyer, gusto ko lang malaman nyo kung ano ang features ng drone na ito. So, meron po siyang battery. Ito po siyang battery niya. Nakakahon pa. Nakabox. So, tanggalin po natin. Ito po. Ayan. Ito po ay 7.4 volts, 2,500 milliamp. So, meron po siyang flight time na 25 minutes. Ito po ay rechargeable lithium-ion battery. So, ito po ang kanyang mga accessories. May 3 propellers. Ito po siya, ayan po. Dalawa, plus USB cable for charging. Ito po. So, okay. So, meron na rin po siyang manual. Ayan po. Ito po ang kanyang manual. So, ito po ang application niya. HR GPS. Da-download nyo po yan. Meron pong pang Apple, meron pang Android. Ito po ang QR code. So, ito po ang sasabihin ko pala sa inyo na ito pong drone na to ay 6K HD camera. 6K po, hindi po 4K, 6K. So, kailangan po ng cellphone dito ay medyo mataas na spec. Kasi po, pag mababa po spec, maglalag po ang video. Pero, nasa inyo na po yun. Pero, ang may recommend ko po sa inyo, mataas na spec. Mas maganda po to lalo sa mga iPhone. Kasi ang iPhone po, mas smooth ang video. So, pwede po siya sa iPhone 6, pataas. So, okay. So, ito pong ganyang remote. Ayan po. Ayan. So, ang kanya pong lagay ng cellphone, ayan, binubuksan. Ayan, parang Spark, iipit po siya. Ayan, iipit nyo lang po yung cellphone nyo. Okay na po yan. So, may antenna po siya, props lang naman. Ayan. So, ang kanyang battery, 3AA, 3 battery. Ayan po. Ayan po, bibili na lang po kayo niyan. Mura lang naman po yan. Mas maganda kung energizer gagamitin nyo, mas matagal malobat. So, matagal nyo na rin po gagamitin yan kahit ever ready. So, may pictures po ito. Ito po ang selector ng camera up and down. Ibig sabihin, nagtitilt po ang camera nito by remote control. Camera, pwede bumabang ganon, tataas po ang ganon. Nagagalaw po, dito nyo lang po pipindutin. So, ito po ang gyro calibration. So, unang-una, pag on nyo ng power, ito po ang power. Kukonnect na po ang drone, click nyo po ang gyro calibration. Pag-click nyo po niya, magbiblink po yung ilaw, tas hihinto. Calibrated na po yon. So, ang pag-calibrate naman po ng compass, ito po. Taas na yan. Pindutin nyo po yan. Pagkatapos, papaikutin nyo po ang drone. So, ibig sabihin kung papaikutin, ganito po yon. Unfold po muna natin ang drone. Ayan. Ito po ang drone. Ayan po.
So, ayan po siya. Meron po siyang optical sensor. Ito po. Yan ang nagbibigay din po ng isa sa stability niya. Kapag nasa indoor po kayo, mga gymnasium, or walang GPS signal, ito po ang optical flow sensor para mag-stable po siya. Pero kung may GPS naman po, din okay naman po, stable pa rin po siya. So, ito po ang power switch niya. Ayan po. Brushless motor. Ayan po. At ang battery po niya, dito po, kinakabit. Ayan. Ito po. Ayun. So, ito po ay GPS drone. So, lumilipad po siya ng 500 to 700 meters. So, ang camera po niya is 5G 6K resolution. So, kailangan nyo po ng cellphone na 5G Wi-Fi. So, yung may 801.11.ac ang dulo. So, hindi po ito kukonnect kung ordinary Wi-Fi lang po yung cellphone nyo. Tandaan nyo po yan. At mas maganda, medyo high-end yung cellphone nyo para maganda ang kuha ng video. Hindi po siya lagi. Okay? So, tulad na sinabi ko, kailangan high-end po ang cellphone nyo. At mas maganda po ito sa iPhone. Smooth na po siya. Sa iPhone 6S lang, okay na siya. Smooth na. So, ayan po. So, pagka-calibrate po ng compass, tulad lang sinabi ko po sa inyo, i-click nyo lang po ito. Taas. Tutunog po yan. Tapos, paikutin nyo lang po ng ganon. Magbibip po yan pag okay na. Pag nagbip, stop na. Pag ano naman. Ikutin nyo lang po. Pag nagbip na, stop na po. Okay na po yan. At yung mga ilaw po rito, pag wala pa pong GPS signal, iilaw pa po yung pula niyan. Magbiblink. Pero kapag may GPS signal na po, malalaman nyo po yun, steady lahat ng ilaw. May GPS signal na. So, pwede nyo yun pong pali pa rin to. Kahit walang cellphone. Kung may cellphone din, makikita nyo naman doon sa cellphone, yung GPS signal niya. So, ibig sabihin, tandaan nyo po, pag may steady ang ilaw lahat, may GPS signal na po yun. So, ito po ang drone, kulay orange. So, okay. So, ito naman po ang switch kung gusto nyong indoor type or GPS type. Click nyo lang po yan. Tapos po, ito po ang headless mode. Ito po ang unlock motor sa baba. Pindutin nyo lang po yan, aandar na po yung LEC. Pag andar po ng LEC, pwede nyo na pong i-up to. Pag up nyo po, lilipad na po yan. Steady na siya. Steady na siya. Up na po siya. So, ito naman po ang speed control. May 1, 2, 3 po yan. Speed 1, speed 2, speed 3. Isang pindot, 1 beep. Isang pindot po ulit, 2 beep. Ibig sabihin, speed 2 na. Isang pindot po ulit, 3 beep. So, ibig sabihin, speed 3 na. Mabilis na po yun. Panlaban sa hangin. Kailangan po, naka-speed 3 po kayo pag malakas ang hangin. So, ito naman po, ang return to home button. Halimbawa, malayo na po siya. Gusto nyo pabalikin, nang hindi na kayo magko-control, click nyo lang po yan. Babalik po yan doon sa kung nasaan kayo. Kung saan nyo po nag-take off. At kusa po siyang la-landing. Ganun po. So, automatic landing. At ito po, meron pong circle me, follow me. Nasa cellphone apps na po siya. Doon nyo po papaganaan yung features niya. Basa-basahin nyo lang po. Para kung sakali, malaman nyo po kung paano paggamit. Ganun po. So, gagawa po ako ng sample video footage, at stability video footage para po sa inyo. So, wait nyo po at tayo po ay magpapalipad. Thank you po! Nakita nyo po ang drone. Power po. Yun. Kung nakikita ninyo, may ilaw na po siya. So, ang susunod na gagawin, ipapower ang remote. Ito po.
Ayun, umiilaw na siya. Next step, press the calibration, gyro calibration. Ayun, nagblink. Nakita niyo po ang drone, nagblink. So, i-geomatic calibration po natin ang compass. So, pipindutin po natin ito. Itong nasa itaas. Tapos, ipapaikot na po natin. Ganito po. Marinig po natin ang beep pag okay siya. So, paikot po natin ganyan. Ayun. Tumunog na. So, pag ano naman po, ayun, tumunog na po. At makita nyo ang ilaw, naka-steady na po siya. Ibig sabihin yan, may GPS signal na po siya. Pero pag umiilaw, kumikindat po ito, nagbiblink. Nagbiblink yan, wala pa po siyang GPS signal. Ayan po. Makita nyo po. So, gagawin po natin, kukonect na po natin sa Wi-Fi. Ayan po. Hanapin lang po natin yung HF GPS. Ayan, connected na siya. So, ang HR GPS ang kanyang application. Ayan na po siya, nakakonect na. So, kailangan po may GPS signal dito po. Ayun, 70 na po ang GPS signal na niya. So, pwede na po natin paliparin. Kung 0 po yan, huwag po kayo magpapalipad. Kailangan at least 7 or 8. Mas maganda, 10. Ayan. Kita po natin. So, iyaharap po natin. Ayan po. Nakita nyo naman. Stable na stable. Ayan po ang remote controller. Nakita nyo naman. Stable na stable. Ayan po. Nakita nyo. Stable na stable. Ayan po ang controller. Ayan o. Hindi ko po ginagalaw. Yung kamay ko lang po ang gumagalaw. Nanginginig. Pasmado na. Oh, kita nyo naman. Stable. Oh, okay. Nakita nyo po yan. Stable na stable. So, ilalapit po natin. Ayan po. So, ayan po. Kita nyo naman. Stable na stable. O, ayan po remote controller. Hindi ko po ginagalaw. O. Kamay lang po ang nagalaw dyan. Nanginginig po ang kamay ko. Okay. Subscribe to our channel and enable notification to get updates.